Okay, good day. So, sa araw na ito, ating i-discuss yung chapter 2 ng ating subject matter, which is mechanics of deformable bodies. So, okay. So, before all, siguro marami nang nakapag-search sa inyo na itong ano yung definition ng strain. So, balit, dito sa discussion natin this day, atin munang mas intindihin yung ibig talagang sabihin ng strain, okay? Para picture out natin kung ano ba bakit ba natin pinag-aaralan itong strain? Ano bang kinalaman nito sa ating bilang mga future civil engineers or mga future engineers, okay? So two things muna ang ating i-consider. So sa strain, meron tayong mga i-consider. Ito kasi yung general formula na actually class, okay? So yung strain natin is parang ganito yung forma niya, yung okay? Epsilon is equal to, okay? Ito yung general formula niya. Okay. So ano to? Okay? So ang ibig sabihin ng formula ito is strain is equal to the deformation over length. Okay. So, three terms pala ang ating pag-aaralan. Ano ba tong strain? Ano tong deformation? Ano tong length na ibig sabihin natin dito sa formula ito, okay? So we have this, okay? So ito yung strain, okay? Yung E is the strain. Ito yung sign ng deformation, no? Actually, hindi siya katulad nung sa stress dahil medyo hook yung forma niya, okay? Yung stress natin is ganito eh. Ganito. Pero ito, hindi. Ito yung forma niya, okay? Deformation. So, ito yung general formula ng strain. So, strain is equal to deformation over length. Okay? So, para mas malinaw, gagawa tayo ng example. Okay? So, let us say, mayroon kang body. Tapos, hinila mo in both sides. So, meron kang force on both sides. Okay? Okay. So, sabihin natin na yung force na yun is P. Okay? So, maybe you can imagine anong mangyayari sa rod na ito kapag may dalawang equal force na humihila on both sides. Okay? So, maybe I hope naalala niyo yung past lesson natin dun sa nakaraang chapter dun sa stress. Okay? Bakit ba equal? Palaging equal tong magkabilang panig. So uulitin ko yung third law of motion, okay? So because we have third law of motion na in every action there is equal and opposite reaction. Tulad nito, okay? So since hinihila natin ng both sides para mag-elongate, kung sa isang side lang siya hihilahin, tatakbo yung body mo, no? Tatakbo siya. So hindi na siya mechanics of deformable bodies. Ano na siya? Dynamics na siya kung ganoon. So ito 'yon. So may P ka, and then kapag may P, okay? May imagine natin na hinihila siya. Ito. So ang magko-cause nito, magko-cause ito ng deformation. Okay? Actually, ang deformation na to is positive deformation or AL. Okay? Kakaroon siya ng positive deformation. Bakit positive deformation? Kasi hahaba siya. Pag hinila mo on both sides, ma-force itong body mo na humaba. Okay? Yan yung ibig sabihin. So, ito yung deformation. So, sa bawat side, kasi hinila siya on both sides as P, so magkakaroon siya ng
elongation. So, ito yung sign ng elongation natin. Okay? Tandaan nyo na lang. So, okay. So, and then, paano natin ma-relate? Ah, okay? Nasaan dito yung strain? Okay? So, let us say, ito naman yung body natin. Meron, let us say nga, meron siyang length na L. Okay? So, since meron siyang length na L, okay, yung strain mo is equivalent dun sa increase ng length niya. Okay? This is the increase in length. Okay? So, in sa other books, actually, ang yung elongation is also called, may ibang libro na, okay, may ilang libro, mga lumang books na nire-refer siya as the change of L. Okay? Parang yung, kuan ba, yung, no? Naalala nyo ba ito yung triangle? Tapos yung triangle, so ibig sabihin yan, change nit ng length. So yung deformation natin is equivalent sa change ng length sa drawing na to, actually. So, as we know, kasi pag ganun yung force, so we all know that this P is in tension, okay? Tension ay in tension and is a normal, okay? Let us say tensile normal force. Ay tension pala, tension normal force, okay? Sana tama yung term ko. Basta itong normal force na to kasi along length siya. So kaya tinatawag siya na normal force. So ito yung tensile, okay? Parang parang tensile yata, tensile normal force, okay? So ito 'yon. So para ma-relate natin yung strain, so simply the strain here is equivalent to the elongation over L, okay? So in other words, itong elongation mo, okay, is the unit change, because we all know that the strain, the deformation is just the change in length over L. So we say na ang elongation mo, okay, change of L over L is just the unit change, okay? So we say that your strain, okay, by simple definition is the unit, okay, the unit change per length, okay? So, ibig sabihin, yung unit change niya, we all know is, for example, sasabihin natin na, in mm, okay? So, hindi, parang mali. Dapat, okay, tama naman. So, it is the unit change per length. So, pag sinabi natin deformation, okay, we say that it is the change in length due to applied force, okay? Saan ko ba ko to kinuha itong definition na to? Nasa Google ba to? Actually, kapag marami ka nang natutuhan sa mga bagay-bagay, you can use your own definition. Actually, mas mabuti yung class na through your imagination, sa pamagitan ng sarili nyo, makukonceptualize nyo ng maayos sa mga utak nyo, kung ano ba talaga yung definition ng strain. Kasi, definition ng deformation, ng definition ng stress. Kasi kung hindi nyo, kung nagbabasa lang kayo dun sa Google, okay, posible na memorize nyo na yung definition niya by Google, pero hindi nyo naman naintindihan. So, pag nakasalubong nyo ang problem, gulat kayo, tapos sisisihin nyo yung teacher nyo, ano ba to si teacher, bakit hindi niya na ituro ng maayos yung concept. So, inuuna natin ang concept na sa ganun, pag mas naintindihan nyo na, no, na kahit hindi na kayo masyadong turuan ng solving, okay,
Actually, magpo-post din ako ng solving. So maybe around 5 to 7 each topic, no, para hindi naman kayo magsisi sa akin. Hindi niyo naman ako sisihin so late. But somehow ito 'yon, okay? So as usual, so strain is the unit change, okay? Is that unit change per length. So usually yung strain is dimensionless too, okay? So ang change in length due to applied force, so marami, okay? So itong deformation naman, so because it is change in length due to applied force, so posible na yung unit niya is depende sa gagamitin mo. Kung SI units yung gagamitin mo, pwede mm, pwede meter, at saka pwede inches or pwede feet. Marami pang iba, pwede rin yards. Itong strain kasi unit change eh, per length. So yung unit change is pwede rin mm, meters, inches or feet, pero yung length same lang din yung unit. So therefore yung strain is makikita mo in decimal, okay? So I hope okay, pagpapat. And then ano pa ba? Ano pa bang hindi malinaw? Okay?